Welcome back mga kaalam. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga plano ng ating pamahalaan na kunin para sa kapakanan rin ng ating bansa. Ito ay pagbabalak ng ating gobyerno na kumuha ng submarine. Likas na importante ang mga sasakyang pandigma, kagaya ng mga fighter jets, mga tangke at mga barkong pandigma o mga warships na siyang nagpapalakas ng ating puwersa militar upang protektahan ang ating bansa laban sa anumang klaseng terorismo o pananakop. Ngunit lubos pa rin ang ating kakulangan sa mga kinakailangan nating mga sasakyang pandigma at isa na rito ang mga submarine. Hindi pa nagkakaroon ng submarine ang hukbo natin dito sa Pilipinas at sa araw na ito ay ating pag-usapan kung bakit wala pa tayong submarine. At ngayon, may plano na ang gobyerno para rito at alamin rin natin kung ano ang submarine na ito na maaaring maging kauna-unahang submarine dito sa ating bansa. Una sa lahat ay pag-uusapan muna natin ang kagustuhan ng ating bansa na magkaroon ng submarine. Sa daming taong nakalipas sa panahon mismo ng mga pananakop noon, ay natuto tayo na lumaban at sa pagprogreso ng teknolohiya ay gayon din ang pagsisikap ng gobyerno sa bawat administrasyon na mapalakas palagi ang ating hukbong sandataan. Ngayon, mayroon na tayong mga fighter planes, mga tangke at warships na maaaring gamitin sa pakikipaglaban sa dagat, lupa o himpapawid man. Ngunit sa nagdaang mga taon, lalo na sa giita ng teritoryo sa may South China Sea, lalo na sa Spratly Islands, Scarborough Shoal dito sa Pilipinas. Gayon na lamang ang pagpuporsige ng ating pamahalaan upang palakasin ang ating hukbo sa karagatan o ang ating Philippine Navy upang mas maging handa tayo sa anumang mga paparating na mga pag-atake sa atin. Lalo na rin na nagkakaroon na ng iba't ibang mga giitan ang ibang mga bansa sa mundo na maaaring magsigaw rin ng digmaan. Kaya naman sa kauna-unang pagkakataon sa ating bansa ay napag-isipan ng ating gobyerno na ito na mismo ang tamang oras upang tayo ay magkaroon ng submarine na tutulong sa atin upang mapalakas ang ating hukbong pandagat. Batay sa isang interview sa ating Philippine Navy Chief na si Vice Admiral Giovanni Carlo Bacorgo na sana ay nakapagpirma na tayo ng kontrata para sa kauna-unang diesel-electric submarines kung hindi lang sa naganap na pandemya noong 2019. Sa interview niya, sinabi niyang, "If not for this COVID-19, per my timeline as the Chief of the Navy, I was expecting that the signing of the contract would have been done this second semester of 2021 or at the latest first semester of 2022. Nagalayon talaga ang ating Philippine Navy na magkaroon na sana tayo ng submarine sa Pilipinas na siyang lubhang makakatulong at magpapalakas ng ating puwersa sa dagat. Sinabi rin niya na yun sanang ang mga timelines for the submarine acquisition project, but because of the government's COVID-19 response, so much of our funds have been devoted to the COVID-19 response." Pagpapaliwanag niya na dahil ang budget sana na para sa mga submarines ay nakunan dahil para matugunan ang mga pangangailangan noon ng ating bansa sa dumaan na pandemya. Tinataya din na aabot hanggang sa 70 billion pesos ang kabuuang magagastos ng Pilipinas sa mga submarines na ito, kalakip ang Integrated Logistics Support Package o ILS. "Believe me, kapag may submarine tayo, it is credible deterrence against all countries entering in our exclusive economic zone, going in our extended continental shelf, going in our contiguous zones that will serve as credible deterrence already because they do not know where that submarine is." Dagdag pa niya. Gayon na lamang ang paglilinaw ng hepe ng ating Philippine Navy na maisa katuparan ang pagkakaroon natin ng submarines. Nakitaan kasi ng resulta na napakahina natin sa laban ng pandagat, lalo na kahit sa mga patrolya natin ay lubhang minamaliit lang ng ibang bansa. Na sa tulong ng submarine ay makakatulong ito dahil mas makakalamang tayo sa mga giitang ito at hindi tayo madaling malitin dahil sa hindi nila alam kung saan nakapwesto ang ating submarine. Ngayon pag-usapan naman natin kung ano ba itong submarine na tinutukoy ng ating hepe ng Navy na makakatulong sa ating hukbong dagat na may pag-asa pa ba na makuha natin ito. Ito ay ang Scorpene Attack Submarine na nagmula sa France. Tinatayan ang electric diesel submarine na ito na tumatakbo sa ilalim ng dagat nang nasa 37 kilometers per hour, habang kung nakaangat ito ay 22 kilometers per hour. Napakalakas din ang submarine na ito na kayang tumagal ng 21 days dahil sa advanced technology nito na halos ang pag-ooperate nito ay fully automated na at ang disenyo nito ay pinagsikapan
upang makamit ang high-level system redundancy. Ang mga submarine na ito nagawa sa French Company Naval Group at ng Spanish Company na Navantia ay maganda sa kahit anong ipagawa nito, kagaya ng anti-surface vessel warfare, anti-submarine warfare, long-range strikes, special operations, at intelligence gathering. Ang mga submarine din na ito ay kayang magkarga hanggang 18 torpedoes at missiles o kaya 30 mines. Talaga namang napaka-flexible sa kahit anong misyon ang submarine na ito, na kaya rin gumamit ng mga anti-ship at anti-submarine torpedoes, maging na rin ng anti-surface missiles. Kaya ganun na lamang ang pagsumikap ng ating gobyerno at ng Philippine Navy na maisakatuparan ang pagkakamit natin ng submarine na ito. Buti na lamang at noong March 8, 2022, batay na rin sa pahayag ng CNN Philippines ng Joint Commander ng French Armed Forces sa Asia Pacific ay handa ng magbigay ng supply assets para sa Scorpene class attack submarine para sa Philippine Navy. Ang hinihintay na lang talaga natin ay ang pag-akumula ng pondo ulit upang makuha na natin kaagad ang mga submarine na ito at lumaki ang ating kalamangan sa labanang pandagat, lalo na sa mga giitan sa teritoryo natin na sa South China Sea. Hindi rin imposibleng mangyari ito mismo sa ating administrasyon ngayon na lalo pang pinalalakas ang ating mga ugnayan sa ibang bansa habang unti-unting sinusolusyonan ang mga problema ng ating bansa. Sa ngayon ay nasa mahirap na sitwasyon pa ang Pilipinas dahil nasa transition pa lamang tayo ng bagong administrasyon. Ngunit sa paglaon ng mga taon ay makikita na natin ang mga pagbabago at magkakaroon na rin tayo ng sapat na pondo upang makamit itong mga Scorpene attack submarines para sa kapakanan rin ng ating bansa. Sa ngayon ay pinapalakas lang muna ng ating pamahalaan ang ibang hukbo ng Pilipinas dahil nasa kalagitnaan tayo ng kasagsagan ng mga higdwaan ng ibang mga bansa at kailangan pa rin ng Pilipinas na maging handa sa kahit anumang pagsalakay sa atin at kasalukuyang nakikipagkampihan at pinapalakas ang ating ugnayan sa ibang bansa na sakaling madamay tayo rito ay hindi tayo mapanganib. Asahan natin na sa pagbango ng Pilipinas ay unti-unti nating mapapalakas ang ating hukbo sa lahat ng aspeto na hindi lamang submarine na ito ang ating makuha, kundi ang pagkakaroon din ng dagdag na mga pasilidad at mga gamit at matawag na malakas ulit ang ating bansa sa Asia. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Sa tingin ninyo, ano pa bang mga magandang idagdag sa ating hukbo o mga solusyon para makuhang maipaglaban natin ang ating mga isla? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.